Kung wala ka pang naiisip na negosyo idea na pandagdag sa karinderya mo, baka ito na yon. Ayan, naglagay ako ng giniling na baboy kalahating kilo at saka tinadtad na carrots at patatas. Tinadtad ko rin yung bawang at sibuyas. Oo, pero actually, asawa ko yung nagtadtad niyan, hindi ako. Oo. Sa video na to, kung mapapansin nyo, may nagpapanggap na nagpapaganda ng boses. Baka sakali lang naman eh huminahon. Oo, ang iba. Iodized salt yung nilagay ko dyan. Pwede rin namang rock salt. Naglagay rin ako ng ayan, black pepper at syempre durog. Oo. Chicken broth cubes with malunggay. 2 piraso ng itlog. Sa itlog, kahit anong size pwede naman. Ayun, may nakita kang shell. Tanggalin mo yan, hindi natin kailangan kainin yan. Bago mo haluin, durugin mo munang maigi yung ating chicken broth cube kasi para mas kumalat dahil buo talaga siya. Pero optional naman paglagay, no? Pwede kang gumamit ng iba pang pampalasa. Pagkahalo, naglagay pa ako ng asukal. Merong iba na naglalagay ng asukal tulad ko kasi para mabalanse yung alat nung pagkain. Pero optional lang yan kasi yung iba ayaw maglagay ng asukal dahil takot sa diabetes. Pero totoo rin naman yun. Kung masobraan ka sa asukal, eh magkakaroon ka talaga. Ayan, naglagay din ako ng margarine sa pan na nakasalang na. Mainit-init na yan. Kaya nalulusaw na yung margarine natin. Margarine ko lang pala. Nung may, ayan na, oo. Nung nalusaw na yung ating margarine, tsaka ko nilagay o sinalang yung tinimpla nating giniling. Simutin natin yung lalagyan, kaya matagal. Habang niluluto mo yan, kailangan halo ka ng halo para pumantay yung luto. Yung ginamit ko palang apoy ay malakas. Kapag namutla na, pwede na yan. Oo, kailangan ng pagluto nito, half cook lang. Kasi lulutuin pa natin to later. Pero bago natin lutuin ulit, kailangan muna nating isalin sa pinaglagyan natin kanina. Yan, ulitin ko, isimutin mo, oo, huwag kang magtitira sa bawat lalagyan na pinagtatanggalan mo. Dahil nalimutan kong ipahiwa sa asawa ko itong keso, ako na yung naghiwa. Kaya ngayon nakikita nyo. Tanggalin lang natin yung plastic. Pahiran ng mantika yung tutsilyo para maiwasang dumikit yung cheese sa kutsilyo. Hiwain depende sa hugis na gusto mo. Itabi lang yon at isalang ulit yung pan na pinaglutuan natin kanina pero syempre ngayon nahugasan na. Tsaka natin ilagay yung ating dahon ng saging. Nadarang ko na sa apoy yung dahon ng saging. Oo. Di ko na lang in-indicate pero kaya mo yan. Magagawa mo yan. Idadarang mo lang sa apoy. Ganun lang po. Opo. Ayan na. Opo. Tsaka ako naglagay ng medyo space sa gitna na parang bulkan. Dahil paglalagyan ng ating itlog. Maraming itlog yung nilagay ko kasi marami. Kasi kalahating kilo ng giniling itong ginamit ko. Pero nakadepende pa rin sa'yo o nakadepende sa shape ng itlog yung ilalagay mo. Oo. Kasi kung XL, hindi mo na kailangan ng sobrang daming itlog. Kasi marami ng amount yung isang XL na itlog, diba? Ayan, gradually yung paglagay ko ng itlog kasi para maiwasang umapaw yung itlog sa banana leaves. Oo, banana leaf? Basta daw ng saging. Ganon. Haluin mo lang maigi ng bahagya para di nga umapaw pero para mag-spread. Pagkalipas ng ilang minuto, kapag chinek mo yung dahon ng saging sa ilalim, ganyan ang itsura niya, parang sunog-sunog, konti na lang itim na, ganon. Pwede mo nang baliktarin yan. Pero kung hindi mo alam kung paano babaliktarin, ito, ganyan lang naman. Pwede mong gayahin yung ginawa ko. Gumamit ako ng ibang kawa o kawali para baliktarin. Pero bago ko biniligtad, nilagyan ko muna ng cheese. Optional lang naman tong paggawa nito. Oo. Pagkalagay ko ng cheese, tsaka ko nilagay ulit yung 1 piraso ng binating itlog. Naglalagay niyan sa ilalim bago baliktarin o sa ibabaw. Kasi para mas mabuo yung ilalim pag naluto, hindi mag-crack. Kung sakaling mag-crack man pagka binaligtad mo, at least may itlog na magbubuo ulit. Tulad nung nilagay nating isa kanina. Ayan, bago mo baliktarin, huwag mo kakalimutan na lagyan ng dahon muna sa ibabaw bago baliktarin. Para meron pa ring sapin ng dahon ng saging sa ilalim pagka patuloy na niluto natin yung kabilang side. Hindi ko alam kung naiintindihan mo yung ibig kong sabihin para ganun na, pero ganun na yun. Oo. Naglagay pa ako ng karagdagang cheese sa ibabaw
nung nabaliktad. Yeah. Naglalagay ako ng ganyan kasi para magkaroon siya ng toppings sa ibabaw para mas okay tignan. Tapos takpan mo lang kapag parang sunog o ano na ulit yung ilalim, nag-brown-brown, tanggalin mo na yung takip, tsaka mo i-spread yung cheese. Ganun. Pwede mo nang ihango yan at pwede mo nang i-slice. Yung listahan ng recipe nasa dulo ng video, pero huwag mo kakalimutan patayin yung kalan. Oo, kasi pwede kang sumabog. Hindi ko alam kung napagpatuloy kong maging mahinaho ng aking salita dahil nagpapanggap lang naman ako dahil hindi ako ganito magsalita. Pagpasensyaan nyo na. Next time, ili-level up ko ulit. Susubukan ko ulit na maiba yung salita ko. Para maiba-iba naman yung timpla sa pandinig nyo. Ganon. Sa pag-slice nito, nakadepende sa'yo kung gano'ng karami yung gusto mong maging servings. Kasi makapal naman ito. Pero pwede mo rin itong lutuin ng maliliit. Oo, maliliit na salang. Ako kasi, inisang salang ko lang kaya makapal at malaki. Oo. Kung gusto mong subukan to, nandun na sa dulo ng video pagkatapos ng taste test o ng lantakan time yung listahan ng recipe. About sa costing, kung gusto mong itinda to, ikaw na lang ang bahalang mag-compute. Oo, kasi nakadepende naman talaga yan sa pagbibilihan mong palengke, tindahan at lugar. Sige na, goodbye, good luck. Love you.